Hello guys, ito na naman po ang inyong ka-ami na magtuturo sa inyo ng isang recipe na napaka-healthy. Bago ang lahat, bago tayo mag-umpisa, naturuan ko kayo ay hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe at mag-like naman kayo sa aking video at nang ma-notify kayo sa aking mga video pa, ring the bell po. Ayan. Thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta sa aking mga video, mga kamag-anak at kaibigan at yung mga interesado sa aking mga recipe na itinuturo, mga sekreto para makapagluto tayo ng maayos sa ating employer. Ayan. Thank you so much sa panonood at sa suporta ninyo at sa mga nag-share ng aking video. Thank you so much guys. So, ang recipe natin ngayon ay ayan, maandar yung washing machine. So, medyo maingay yata. So, okay lang yan. So guys, ang ating recipe ngayon ay beef Vietnamese salad. So ipapakita ko sa inyo ang kung paano ang paggawa ng sauce. Ang diskarte ko kasi dito ay gumagawa muna ako ng sauce kasi madali lang namang ipirito yung beef at saka hiwa-hiwain yung mga vegetables na kailangan sa salad. So patayin muna natin yung washing machine. Masyadong maingay. Ayan, so ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung mga kailangan natin sa sauce, okay? So, I will show you now what is the ingredients of our sauce in Vietnamese salad. Ayan, beef. Ayan, beef. Ayan. Ipapakita ko sa inyo. Okay, ito na yung lemon. Brown sugar. Yung juice ng ginger. Ayan, kukunin natin yung juice ng ginger mamaya dyan. Meron tayong apple cider. Lagyan natin ng konting olive oil. Ayan, olive oil. Lalagyan din natin ng patis. Tawag dito. Ayan, patis. Ang ating ilalagay mamaya. Ayan. Ay. White. Yung puting paminta or white pepper. Brown pepper. At black. Pamintang. Ayan. Black pepper. Ayan. At eto na ipakita ko na sa inyo to guys. Right? Yung apple cider. Ayan. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo how to make the sauce of beef salad. Ayan. So, guys, panuuring mabuti. Ano? Hindi na kasi ako naglalagay ng mga kwansa. Ano? Kasi, wala na akong time. So, pagka-upload ko, yun na yun. Hindi ko na nilalagay yung mga ano. Kasi, may trabaho rin tayo, guys. Ano? So, sana unawain ninyo. At meron pa pala akong nakalimutan. Ayan, buti nakita ko dito. Gasan muna natin. At maggaan tayo ng ito pa pala, bawang sa sauce. Okay? Gagadgarin natin ito mamaya, yung pinong-pino. Ayan, so ilalagay na lang natin ito mamaya in the end. Ayan, unahin muna natin ito. Ipakita ko na sa inyo guys kung paano gumawa ng sauce. Ayan. So, ito na yung ating lemon. Ito na yung ating lemon. So, pwede nyong sukatin, pwede nyong tantyahin. Guys, so, unahin natin ang apple cider. Okay? Yung apple cider, 1 big spoon guys, 2, 3, 4, 5 big spoon. Okay. Ito tayo sa patis. O peace sauce. Ito ay peace sauce. 1, 2, 3, 3 and a half. 3 and a half guys. Then, dito sa olive oil, lagyan natin ng 1 spoon.
1 big spoon. So, sa black pepper, since meron pa ako dito, ayan, tantyahan na lang, guys. Itong white, ilalagay natin to sa beef. Haluhaluin. At ito na yung ginawa kong, ay ito na yung ginadgad kong ginger. So, pipigaan lang natin siya. Kunin natin yung juice. Guys, ito yung ginger, ha. Malinis yung kamay ko, guys. Yan. And then, sugar. Brown sugar. Okay. 1. Lagyan natin ng 2½. 2. Or 2 and konti-konti lang. Ayan. Big spoon. Ayan. So, ayan na yung ating sauce. Halo-haloin natin, guys. At meron pa tayong ilalagay dyan ang ating bawang. Dali lang naman maggadgad nito. Titikman din natin, guys. Lalagyan natin ng konting ano, asin. Konting-konti lang. Ito yung bawang, guys. Nakalimutan ko kasi maggadgad. Nakita ko lang nasa tubig. So, yan. Masarap pag maraming bawang, guys. Ito yung nagpapasarap sa ano, sa sauce. Yan. Marami akong maglagay ng bawang, eh. Pero since kakunti naman yung salad, mga ilang butil na lang, mga 6 o yung kalahati ng ano, ng kwan ng bawang. Informe sa inyo kung gusto nyo ng marami. Go. So, ng kaunti. Yan. Paggawa ng sauce. Kailangan din natin ng bawang sa katawan minsan. Yan ay healthy. Very healthy. So, ito na yung bawang. Lagyan na natin dyan. Haluin. Lagyan natin ng konting asin. Konti lang, guys. Diba kasi yung may asin, iba pa rin yung lasa ng pagkain pag may asin, konting-konti lang. Diba? Diba ang ano? Ayan. So, ayan. Ayan na yung ating sauce. Tingnan nyo, papakita ko sa inyo kung ano yung itura. Tikman ko muna kung ano yung lasa. Kung okay na ba siya, guys. Haluin natin mabuti, ha, para yung mga ingredients niya is ano, lumasa lahat. Ganyan yung paggawa ng sauce ng Vietnamese sauce sa beef. So tikman na natin. Ang sarap. Ang sarap yung sauce. Ito yung itsura niya, guys. Thank you.
Ayan guys, so mamaya ituturo ko sa inyo kung paano set aside ng salad at kamay-kamay lang yan. Thank you so much again sa panunood. Ayan, at isusunod ko na po ang ating pag-ready ng ating Vietnamese beef salad. Ayan, thank you so much. See you again. Guys, so ituturo ko na sa inyo kung paano mag-prepare ng chunk beef. Pwede rin kayong gumamit ng iba't ibang klase ng karni ng beef, pero mas useful yung na chunk-chunk na siya para hindi nyo na problemahin yung paghihiwa. Ganito na siyang binili ng amo ko, yung naka-repack na, andyan sa picture. Eto siya. Hinugasan ko lang siya at pinatiktik nang mawala ang tubig. So, eto yung chunk beef na aking ginamit. So, ano ang ilalagay natin dito, guys? So, ituturo ko sa inyo kung ano ilalagay ko para siya ay madaling maluto at very juicy at syempre hindi siya matigas. Okay, ituturo ko rin sa inyo kung paano siya at ilang minuto rin ang pagluto sa beef. Ayan guys, panoorin natin kung paano ang ilalagay ko dito ay white, ground white pepper, at syempre ang black pepper, yung paminta, at buburan natin ng konting baking soda. Konti lang guys, para sa softness niya. At ano pa? Siyempre, konting asin ulit, guys. Salt. Mawawala ang ating salt sa ating pagkain, guys. Dahil ito ang tunay na nagpapasarap. So, bagyan natin siya ng konting. Yung beef na talaga ng mga iba, ang nilalagay is yung kulay pink na salt. Kasi yun ay talagang para sa... So, wala tayo na yun. So, in case meron kayo yan, yun ay para sa beef talaga. So, lagyan natin ng konti. Ayan. So, ito pala. Yun na pala nakita. Ayan. Ito na. Nalagyan ko na ng asin. Lagyan na natin ng white. Papatitakip tinanggal. White. Ayan na. White pepper. This is the black pepper. And konting baking soda. Konti lang guys. Kurot-kurot lang. Then, haluin. Maya-maya, mga 10 to 15 minutes, pag lumasa na siya, pwede nang ipirito guys. Ito yung ihahalo sa salad. So, ipapakita ko naman sa inyo mamaya yung hiwa-hiwa ng salad. Hiwain ko muna at saka ko sa inyo masyadong matagal yung video pagka pinakita ko sa inyo kung paano hiwa-hiwain. So, conforme sa inyo kung anong hiwa ng ano nyo, pipino at saka tomatoes lang naman yun. At saka yung ating sibuyas. Pakita ko rin sa inyo para maliwanag ang aking pagtuturo, guys. So, ito na yung ating chunk beef. Ito ay nabili na ng naka-chunk. Ano, guys? Chunk. Chunk na siya. It's a chunk already. My boss buy already. It's a chunk beef. Okay? Pero, pwede rin kayong bumili ng sariwang beef at kayo na lang ang maghiwa-hiwa. Conforme sa inyo, anong gusto nyo hiwang anong gusto nyong hugis na hiwa. Okay, so we'll leave it for 10 to 15 minutes before we start to cook this chunk beef. Ayan guys, so yun lang yung ilalagay natin guys. Okay, ayan, see you again later mamaya guys. So guys, meron pa akong ituturo sa inyo na about sa sibuyas na hindi pa nakakaalam. Okay guys, yung laging lumuluha pag naghihiwa ng sibuyas. May sikreto dyan guys, okay? So, kapag maghihiwa kayo ng sibuyas, ay maghanda ng, syempre, tubig. Ito yung tubig at nilagyan ko na siya ng 1 big spoon of salt. So, ito na yung hihiwain nating mga sibuyas para sa beef salad. Ayan. So, water. And then 1 spoon of salt.
Ayan. So, hihiwain na natin yung sibuyas, guys. Ito yung sibuyas. So, hindi tayo maluluha dahil meron tayong ginawang ayan na nga in tubig at saka yung ating salt. So, papakita ko na sa inyo kung ano to. Ayan. Kung anong gagawin natin. Kung ano to. Sibuyas, syempre. Ito na yung sibuyas natin. So, hiwain natin yung sibuyas ng half moon. And then, huwag natin isama yung pinakabuko niya para hiwain natin siya ng manipis, guys. Okay? Manipis na manipis. Mga hindi nakakaalam dyan na kung paano maghiwa ng sibuyas na hindi luluha. Ayan. Maganda kayo ng tubig na may asin. Ilagay doon agad ang nahiwang. Natin hiwain yung sibuyas, ano? Ito na siya, nalagyan ko na siya. Ito na siya sa nilagay. Don't forget always yung asin na may tubig. Ayan, ito na siya. So, okay na. Babad natin sa tubig na may asin. Mamaya lalamutakin natin 'to. Ayan. At ito yung ihahalo natin sa salad. Ayan siya, guys. So, ngayon ang hihiwain naman natin ngayon ay ang ating pipino. Ayan. Kahit anong uri ng pipino, guys. So, ito 10 minutes lang po tayo mamaya. Ayan. So, conforme sa inyo, guys, kung anong hiwa ang gusto nyo sa pipino nyo. So, ako, ang style ko ay tingnan natin kung anong magandang style. Piyakin natin sa gitna. Ayan. And then, hiwain natin ng kasi yung ating sibuyas is pahaba, so ito is nipisan natin, guys. Ayan, parang ganyan. Kahit anong gusto nyong hiwa, guys. Ayan. Kahit anong gusto nyong hiwa, anong gusto nyong hiwang style ng salad nyo, nipisan nyo lang para hindi siya mahirap kainin. Nasaktuhan kanina na tinawag ako, ay nagpaalam yung aking alaga bago matulog. Ayan. Paalam pa siya bago matulog, guys. Ay, hindi ko na i-kuan yung aking, na-i-cut yung aking video. Ayan. Dito mamaya, pagsasama-samahin natin ang mga ingredients natin sa salad. Mamaya papakita ko na sa inyo kung paano minuto yung beef. Kung ilang minuto.
then yung ating tomato, yung ating tomato. Yung iba, yung malalaki hiwain, yung maliliit kahit hindi na ano, ganyan na lang siya. Ayan. Yung malalaki. Mga malalambot para sarap kumain ng buong tomato. Ayan. Para yung iba lalasa. Diba? Biyakin na lang natin yung mga malalaki. Yung maliliit kahit wag na. Ganyan na siya. So, ang ginamit ko lang dito, guys, conforme sa inyo, kung gusto nyo damihan ng mga salad ingredients nyo, yung katulad ng mga, merong mga, yung cabbage, pwede yung sa salad, ganun, mga lettuce, conforme sa inyo, lagyan nyo ng lettuce, kasi ito lang yung sinabi ng amo ko, na ilagay. So, okay na yan. So, ito na siya, guys. Ayan. So, mamaya, lalamutakin natin yung sibuyas, and then imimix natin dito. Ganun lang, guys. Imimix natin. Mix-mix lang to. So, usually, dapat to may avocado din, pero sabi niya ng amo ko, wag ko na daw ilagay yung avocado, sila na daw ang bahala. So, conforme sa inyo, kung ano pa ang mga ilalagay ninyong mga ingredients na mga pwede sa salad. Okay, guys, ito ay napaka-healthy. So, pipirito na natin yung beef at ipapakita ko na sa inyo. Ayan. At mamaya, imimix-mix natin ito gamit ang ating kamay. Kaya magugas kayong mabuti. So, masarap daw pag kinakamay ang ating pagkain. Ano? Masarap kasi talagang pwede naman tayo magsuot ng gloves. Pero ako hindi nandag. Dahil yung aking mga kuko ay upod naman at saka malinis. Masarap daw yan eh pagka kinakamay. Ayan, so see you again. Ayan guys, pipirito na tayo ng beef. Riding ready na yun. Ayan. Pwede na natin lamasin yung ating sibuyas at patiktikin na natin. Tanggal na natin yung tubig at saka yung konting katas. Tapos, anuhan natin, banlawan natin ng tubig na ano, sariwa para matanggal yung alat niya. Ito siya guys. Ayan, so kahit na nilalamuta ko na, hindi pa rin ako naluluha, guys. Hindi pa rin ako naluluha. Kaya gawin nyo to. Ayan. Lamutakin nyo, guys, hanggang sa mag-ano siya. Parang lamog na lamog. Masarap to, guys, eh. Sibuyas. Ayan, okay na siguro siya. And then, hugasan na natin siya. So, naka-ready na yung akin. Ito, pang ano natin, pang sala. So, hugasan natin guys. Don't forget to wash kasi maalat yun. Maalat siya. Para bagang niluto natin sa asin na tubig. Pero hindi siya asin luto na parang nilamog-lamog lang. Ganun. Ayan. Lasa natin mabuti para matanggal yung alat. Tapos, pigaan natin. Piga-piga lang guys. Para matanggal yung ibang tubig. Tsaka lumabas yung ano niya. Okay na siya. And then, pwede na natin siyang ilagay dito sa ating ayan. Ito yung ating kanina, yung tomato to. So, pwede na natin ilagay dyan yung ating sibuyas. Okay? Kayong ating karni na lang ang kulang tsaka yung sauce para pwede na nilang kainin. Ito yung sibuyas. Ayan. So, pwede natin i-mix-mix at mamaya i-mix din natin pagka nilagay yung sauce.
Ayan. Pwede nyo rin itong lagyan ng carrots, guys. Mag-add kayo ng carrots. Kasi baka sabihin ni Amoy, sinusuway ko siya. Kaya kung ano lang yung sinabi niya, yun lang yung ginawa ko, guys. Mahirap nang sumuway. Pero pag minsan, ginagawa ko yun kasi gusto ko may carrots. Diba? So, let's fry the beef para ready to eat na sila, guys. Ayan, bago pa nila akong maunahan dahil nagpapaligo sila ng bata. So, ako naman nagluluto. So, ayan. So, mag-fry na tayo ng beef, guys. Okay, see you! So, guys, magpa-fry na tayo ng beef. Papakita ko sa inyo at naka-ready ng ating pan na ating ipa-fry ang beef ng 5 minutes to 7 minutes. Tandaan nyo yan, guys. Ayan. So, napakadali lang nito, guys. Ilagay natin sa big fire at pagka medyo ano na siya, medyo pula-pula na siya, hanguin natin kaagad. Huwag nating hayaang lutuin ng matagal sa apoy ang beef kasi titigas siya. Yan ang tandaan nyo, guys. So, let's start. So, ito na yung ano natin. So, lagyan natin yung konting mantika. Konti lang, guys. Pirito nyo lang sa konting mantika. Hindi madami. So, ito yung ating beef. So, papaandarin natin ngayon ang exhaust pan at maingayan tayo. Ayan, pasensya na po. Pero maya-maya. Ayan, laging tandaan, ang beef ay hindi kailangan ng more fire or more yung maraming oras sa pagluluto. Ito ay madalian lamang, guys. Okay? Dahil sensitibo ang ating karne. Titigas yan. Ayan. So, paandarin na natin ang ating thank you.
malaman niyo yung sekreto kung paano lumambot ang karne, tapusin niyo yung buong video simula. Ang ano. Kaya panuorin niyo yung tutorial ko ng ano ng paano mag-ano ng palambot ng karne. Ayan guys, so patayin na natin yung aboy. At isa-isahin na natin yung balik dito sa ito na yan. Masyadong matagal sa aboy kasi titigas yung karne. Ito na yung ating mga ingredients. Ayan. Ayan guys. So, imi-mix-mix na natin. Ano? Pwede kayong gumamit ng kamay o kutsara. So, tikman natin yung beef natin kung talagang ano, chunky or malambot siya. Okay. Pasado. Sarap. Sarap siya. Ito na yung ating sauce. Luhaluin natin. Maguli natin, baka nagbago yung lasa. Okay na, alright. Okay na, alright siya. Ito lang po pa ng konti. Ayan, dinagdagan ko uli ng konting ano. Masarap kasi yung ano, healthy kasi yung ano, yung healthy kasi guys itong ano, itong apple cider. So ayan, dagdag bawas. Tingnan uli natin. Ay, dagdagan natin ng ano, paminta. Pero medyo may ano siya. Ayun, kuha ko na yung ano, yung hinahanap kong lasa, guys. So, ihalo na natin itong ano, beef. Ayan. And then, eto na yung sauce. Ayan, guys. So, haluin natin ng kamay or whatever yan. Ayan na siya. Kamayin nyo rin, pwede. Or sila na rin ang maghalo. Ayan na yung ating ayan na yung ating beef salad.
guys. Hope you enjoy my video habang nanonood. Pipicturan ko pa to para isama ko sa aking ano. Ayan, haluin ko lang uli siya mamaya. Ayan guys, sana may natutunan uli kayo sa aking recipe ngayon. Kung hindi nyo man magaya, at least itry nyo yung ibang ano nyo, idagdag nyo na lang yung kaalaman ko sa kaalaman ninyo. Ayan, so kasi hindi naman ako masyadong magaling. So, yung alam ko lang. Ayan guys, salamat sa mga suporta ninyo at sa lahat ng mga kaibigan at kamag-anak na aking so, nagsishare at nanonood ng aking mga video. Thank you so much sa inyo guys. Ayan, so, eto na yung ating beef salad. Ayan siya, guys. So, ay, bayan na nalalagay yung akin. Ayan siya. Ayan, beef salad. Diba, sosyal. Ayan, thank you so much, guys. At see you again sa aking another recipe. Bye! Thank you, thank you.